Merong deklarasyon na ng State of Public Health Emergency at malaki, napakalaki ng impact nitong COVID-19, and one of the industries that have been hit real hard and continues to be hit ay yung turismo. Kausapin natin ang mismo Secretary of the Department of Tourism, Secretary Bernadette Romulo Puyat. All talk, all ready. Hi, Secretary Berna, good morning. Yes. Good morning, Senator Orly, at good morning sa lahat ng nakikinig sa iyo ngayon. Okay, my God, talagang as far as tourism is concerned, ito yung talagang ano eh, to the jugular, no? Talagang it's a big hit. The whole world, pag nakikita ko yung mga balita tungkol sa problema ng industriya ng travel, parang ano, napakabigat ng problema. How is the Department of Tourism coping with this particular challenge? Ang maganda naman ngayon sa Department of Tourism, lagi araw-araw namin kapanayamang ating mga private sector. Nagkaroon na tayo ng SARS. Nagkaroon na tayo ng H1N1, MERS-CoV. Pero ngayon lang kasi talaga nagka-travel ban. Dati travel restriction lamang. Ayun, okay. Oo. So nung Feb 2, nagka-travel ban tayo sa China, Macau at Hong Kong. So of course, effectively, hindi na pwede yung mga tiga doon makapunta dito. Yes. Tapos nagkaroon din tayo ng travel ban only sa Gaedu at Cheongdo. Those are the two hardest hit naman sa South Korea. But even though hindi yung travel ban sa buong South Korea, yung ating mga Korean friends, some of the Korean friends, syempre ayaw muna nila lumabas ng bansa. So with other countries, because itong COVID has hit, I think, almost all the countries. So ayaw medyo lumabas ng mga tao sa kanilang mga bahay. Although meron pa rin naman dumadating. But syempre not much. Like, ang Koreans natin, like last year, we received close to 2 million Koreans last year. Okay. Number two would be the U.S. So ngayon talaga, we are relying really on domestic tourism. Okay. Nung nagkaroon tayo ng H1N1 at MERS-CoV, tumaas ang domestic tourism kasi yung ating mga kababayan, ayaw rin lumabas naman ng bansa at mag-travel. So, ngayon talaga, I've noticed marami talaga nagla-land trip sa Baguio, sa Baler, sa La Union. Or ang maganda ngayon, ang ating mga airlines at ang mga hotels natin nagbaba ng presyo. Like marami tayong mga hotel, nagbaba sila ng 70% off published rate. Para lang yung mainganyo rin ng mga tao para mag-travel domestic. So it's difficult to plan nowadays, no? Pero ano bang masasabi niyo, what would be the enticements na may bibigyan natin sa ating mga local travelers? Nabanggit mo na yung lower rates, etc. Lower rates ng airline, lower rates ng Senator, malaki na rin po 'yon kasi marami naman sa ating mga kababayan. They always say na gusto naman daw nila umikot sa bansa pero namamahalan sila. Pero ngayon nagbaba for the first time and so yun pinapublish namin, either nilalagay namin sa aming Facebook page or website para nakikita ng mga ating mga kababayan. At ang nilalagay namin, we always have to remind, yung accredited. Why is that very important? Very important. Una sa lahat na sa batas. In the Tourism Act of 2009, hindi ka pwedeng mag-run ng hotel, magka-business, kung hindi ka accredited. Importante siya, gaya na ngayon, all the accredited hotels ay ready para sa COVID. Sinasanitize, may hand sanitizer, may thermal scanner, they sanitize the rooms. Importante siya because they are ready just in case of any emergency. At sigurado kang malinis at sanitized yung mismong establishment or hotel. So we can vouch for them. So that's very important. Of course, it's not only because nasa batas siya.
Kasi even nung before COVID, importante na accredited siya. Kasi ang hotel yun, ibig sabihin, ready siya for any emergency, up to world standards. Okay. Yes. Ang balita rito, you're also focusing on the millennials, yung pati yung kanilang TikTok, yung popular video sharing. Actually nga, alam mo ba, Senator, nalaman nung kinakwento sa akin ng mga yung aming asset kasi na 30 years old lang, sinasabi niya, oh, may tie-up tayo with TikTok. Hindi ko siya naiintindihan. Ako rin. Kasi, hindi ko, sabi ko, ano yung TikTok? Well, apparently, yun na nga, tinanong ko pa sa anak ko. Anak ko's 24 years old. Sabi niya, Mom, lahat nagti-TikTok. So, meron kami sa Department of Tourism. Yung kung saan ka, anong place ka ngayon sa Pilipinas, mag-TikTok ka para mapakita mo kung gaano kaganda yung lugar mo. Ang kaibahan ngayon ng mga millennials or even as young as Gen Z, they like traveling around the country. Okay. At proud na proud sila kung saan sila galing. Kaya nga natutuwa ako, nakikita ko ngayon may mga sumasayaw using yung TikTok nga at pinapakita nila kung gaano kaganda ang kung saan sila napanganak or saan sila lumaki. Yan ang mga multiplier effect nito, maganda. Multiplier. Ang kagandahan ng social media, una, libre siya. Number two, people are it's free media na pumupunta ka lang sa Instagram or Facebook at biglang nagugulat ka na lang na ay may ganito pala sa Pilipinas. Dati we were very limited only to radio or TV. Ngayon parang napansin ko pati sa mga anak ko talagang nakadikit sa Instagram, nakatingin sa Instagram stories. At very creative ang mga kabataan. Ano mga, oo. Sige. Well, thank you very much. And thank I you think, very much, you know. And yes. say hello to your dad. I will. I'll tell my dad. Sige. Thank you po. Okay.